Magsitayo po ang lahat. Sama-samang tutunguhin ang tahanan ng Panginoon. Sama-samang magtitipon sa dambana ng Panginoon. Tayo'y mag-alak, tayo'y magsaya, bahay ng poon, tunay ang ganda sa kanyang harap, hamang-hamangha sa kanyang harap. Tayo'y magpunta, sama-samang tutunguhin ang tahanan ng Panginoon. Sama-samang magtitipon sa dambana ng Panginoon. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa mga pangyarihang Diyos at sa inyo, mga kapatid, na lubha ko nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa Mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang iyo nawang kagandahang loob ay manguna at sumabaybay sa aming pamumuhay ngayon at araw-araw upang kami itaguyod sa paninindigang gumawa ng kabutihan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Efeso. Mga kapatid, dahil kay Kristo, kami naging bayan ng Diyos na nagsagawa ng lahat ng bagay ayon sa Kanyang panukala at kalooban. Nangyari ito nang kami hirangin niya noong panguna. Kaming mga unang umasa kay Kristo sa lalong ikadadakila niya. Kayo may naging bayan ng Diyos nang kayo'y manalig sa Kanya. Matapos ninyong marinig ang salita ng katotohanan, ang mabuting balita na nagdudulot ng kaligtasan. Kaya't ipinagkaloob sa inyo ang Espiritu Santong ipinangako ng Diyos bilang tatak ng pagkahirang sa inyo. Ang Espiritu ang katibayan ng mga pangako ng Diyos sa ating mga hinirang hanggang kamtan natin ang lubos na kaligtasan. Purihin natin ang Kanyang kadakilaan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Mapalad ang ibinukod na bansang hinirang ng Diyos. Mapalad ang ibinukod na bansang hinirang ng Diyos. Lahat ng matuwid dapat na magsaya dahil sa ginawa ng Diyos sa kanila. Kayong masunori, magpuri sa Kanya, ang Panginoong Diyos ay pasalamatan. Tugtugin ang alpat, awit ay saliwan. Mapalad ang ibinukod na bansang hinirang ng Diyos. Panginooy tapat sa Kanyang salita at maaasahan ang Kanyang ginawa. Minamahal niya ang gawang matapat, ang pag-ibig niya sa mundo'y laganap. Mapalad ang ibinukod na bansang hinirang ng Diyos. Mapalad ang bansang Panginooy Diyos. Mapalad ang bayang Kanyang ibinukod.
magmula sa langit kanyang minamasdan, ang lahat ng tao na kanyang nilalang. Mapalad ang ibinukod na bansang hinirang ng Diyos. Magsitayo po ang lahat. Alleluia, alleluia, alleluia. Diyos na maaasahan, kami iyong kaawaan, kalingain at damayan. Alleluia, alleluia, alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, samantalang dumaragsa ang libu-libong tao, ano pa nagkakatapakan sila. Nagsalita muna si Jesus sa kanyang mga alagad. Mag-ingat kayo sa libadura ng mga Pariseo. Ito yung pagpapaimbabaw. Walang natatago na di malalantad at walang nalilihim na di mabubunyag. Anumang sabihin ninyo sa dilim ay maririnig sa liwanag, at anumang ibulong ninyo sa mga silid ay ipagsisigawan. Sinasabi ko sa inyo, mga kaibigan, huwag ninyong katakutan ang mga pumapatay ng katawan, at pagkatapos ay wala na magagawa pa. Sasabihin ko sa inyo kung sino ang dapat ninyong katakutan. Katakutan ninyo, yaong pagkatapos sa pumatay ay may kapangyarihan pang magbulid sa impyerno. Sinasabi ko sa inyo, ang Diyos ang dapat ninyong katakutan. Hindi ba ipinagbibili sa halagang 2 pera lamang ang 5 maya? Gayunman, kahit isa sa kanila'y hindi pinababayaan ng Diyos, maging ang buhok ninyo'y bilang na lahat. Kaya, huwag kayong matakot, higit kayong mahalaga kaysa mga maya. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo ang lahat. Isang magandang araw po sa inyong lahat. Palapakan natin. Palapakan natin ang Poong Jesus Nazareno. Happy Mansary po. Pakikawayan naman yung mga katabi ninyo. Happy Mansary. 7 months na tayo, di ba? Oh. October 15, to be exact, kahapon. No? Pero, biruin niyo yun. Ano ba tayo? Mas nagiging stronger ba yung relasyon natin? O mas nagkakahiwa-hiwalay? Ganun pa man, no? Tuloy ang buhay, tuloy ang pakikipaglaban natin dito sa virus na ito. At kailangan talaga natin na sabayan na ito, na sabi nga ni Kristo, huwag kayong matakot kung yung maya nga eh, di ba? Inaalagaan, kayo pa kaya, tayo pa kaya eh mas higit tayong mahalaga kaysa sa maya, kaysa sa ibon. Sabihin nyo nga sa sarili ninyo, mahalaga ako sa Diyos. Kasi bawal naman mag-usap, di ba? No? So, kausapin na lang natin sarili natin. No? Huwag lang tayong madalas kausapin ang sarili kasi baka mabuang tayo. No? So, mahirap naman yon. Pero maganda sa araw na ito, mapagnilayan natin itong kwento o tagpo ng ating Ebanghelyo na kung saan, sabi nga po, maraming tao ang dumagsa at libo-libong tao yun, nagkakatapakan na.
Noong mga nakalipas na mga linggo, naranasan natin ito. Naranasan niyo po ito na halos magkadikit-dikit na kayo sa pila, makapasok lang ng loob ng simbahan. Kasi ganun yung bugso ng damdamin ninyo na talagang ito yung tawag ng pananampalataya na gusto ko at kailangan kong makapasok ng simbahan. Gusto kong masulyapan ang poong Jesus sa Sareno dahil sa Kanya ako huhugot ng lakas para magpatuloy ng buhay. Kaya kahit na matapakan, kahit na madikitan ka, na kapag nadidikitan ka, talagang pwedeng buwis buhay ito sa COVID, sige lang. Kasi nga, pinangahawakan din natin, at kahit kayo po, kapag ini-interview kayo ng mga media, bakit po nagpupumilit kayo dito? Bakit gusto nyo pa na mahirapan? Kasi mas naniniwala tayo na hindi tayo pababayaan ng Diyos. Amen? Bumalak pa nga po yung naniniwala dyan. Pero siyempre, mahirap ipaliwanag yan sa mga taong kontrabida talaga na po pwedeng kasalanan ng simbahan kapag kumalat ang virus kasi pinapayagan ninyong pumasok ang mga yan dito. Pero sa taong naniniwala sa pananampalataya, naiintindihan at kahit kailan hindi nila kikwestiyonin kung bakit kailangan kayong pumila na pagka minsan nagkakadikit-dikit kayo. Yun yung talagang sa taong may pananampalataya, hindi mo makikwestiyon yung po pwede niyang gawin. Di ba? Pero ganun pa man, mahalaga po yung paalala ni Jesus sa kanyang mga alagad na ang sabi po dito, mag-ingat kayo sa libadura ng Pariseo. Na habang pinagkakaguluhan kayo ng mga tao, habang dinudumog, dinadagsa kayo ng mga tao, ang sabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, mag-ingat kayo, ha? Ayokong tumulad kayo sa mga Pariseo. Ano ba yung nangyayari sa mga Pariseo? Sabi po dito, mga mapagpaimbabaw. Alam niyo po ba yung mapagpaimbabaw? Ito po yung ugali ng hindi ka nagiging totoo. Ito yung ugali ng pagkukunwari. Hindi tayo pwedeng mabuhay at mamuhay sa pagkukunwari. Bagamat lagi natin sinasabi, hinihikayat natin, kahit may pandemya, hindi natin kinakailangan maging malungkot. Pero yung realidad, talagang may mga oras at panahon na nalulungkot tayo sa pinagdaraanan natin. Pero wag na wag mong pagtatakpan. Kung ikaw ay nalulungkot, edi nalulungkot. Kung ikaw ay walang pera, edi walang pera. Sino ang walang pera? Pumalakpak nga? Kung konti lang pala eh. Ang dami palang may pera dito eh. Pero yan lang yung maganda kasi na mapagnilayan natin, no? Kasi hindi natin alam, bigla na lang tayong nagugulat. Bakit nagkaroon ng depression? Bakit bigla na lang kinitil ang sariling buhay? Bakit bigla na lang siyang nawala? Madalas naman natin nakita, masaya yung mga posting niya. Madalas naman natin nakikita, nagpo-post siya na may bagong damit, bagong pagkain, bagong pinuntahan. Pero bakit biglang nagkaganon? Yun pala, marami, pinagtatakpan lang. Kala mo, no? Ang dami na nga naiingit sa'yo, di ba? Kapag nagpo-post ka ng mga bagay na mayroon ka, yung mamamahalin, di ba, mayroon pa nga nagsasabi, how to be you po. Naiingit na sila. Pero kung alam lang nila, antindi pala ng lungkot na pinagdaraanan mo, na hindi ka naman dapat kaingitan. Pero yun nga lang, tayo, no, lagi kasi panlabas eh. No, laging yun ang gusto natin, yung panlabas. Yun yung paimbabaw. Hindi tayo nagiging totoo.
Mahirap yung magkunwari ng magkunwari. Hindi tayo nagiging masaya. Pero maganda nga po yun, no? Tingnan natin, bakit ba nung simple lang ang buhay natin, totoo yung kaligayahan mo? Na balikan nga natin ng konti. Di ba, no? Yung simple lang yung dati, jackstone lang, goma lang, pero pure joy yung nararanasan mo pag naglalaro ka. Pero bakit ngayon, high-tech, gadgets, iPad, laptop, cellphone, MP3, MP4, o kung ano-ano pa, pero bakit ang daming mas malungkot na tao? Yun nga lang, hindi natin matulungan. Kasi nga, nagtatago, nagkukunwari. E paano mo matutulungan yung isang bagay na hindi naman nga totoo? Dito sa Ebanghelyo, gustong-gusto ng mga Pariseo yung pinagkakaguluhan sila. Dinudumog sila. At yung mga Pariseo, walang pakialam kung nagkakasakita na yung mga tao. Ngayon, sino ang pinagkakaguluhan natin? Yung mga may kaya. Yung mga ibang politicians na nagbibigay ng ayuda, pinagkakaguluhan. Pero gustong-gusto nila yon. Lumalaki ang ulo nila. Pero hindi nila masigit na naiintindihan yung hirap ng mga tao na pumipila, humihingi. Minsan yung pride na hindi mo naman to kailangan gawin pero gagawin mo kasi kailangan mo makakuha ng bigas. Samantalang yung iba, no, talagang, hala, sige, okay lang yan. Maghirap tayo lahat sa COVID. Sige, dumami pa yung mga walang trabaho. Kasi pag maraming walang trabaho, mas marami yung lalapit sa atin. At pag maraming lumapit sa atin, mahahawakan natin sila, mapapasunod natin sila. Okay, iba, kapit sa patalim. Ano? Pero maganda po, no? Mapagnilayan natin sa bahagi natin, no? Gaya ng sabi ko kanina, simple lang ang buhay mo noon, pero pure joy yung nararanasan mo. Simple lang yung pamumuhay mo, pero may pagmamalaki mo, totoo ka sa sarili mo, at totoo ka sa tao. Kung anong nakikita sa'yo, yun talaga. Pero bakit habang umaasenso tayo, habang yumayaman, habang nakikilala, habang dumadami yung kaibigan, mas nagtatago ka at itinatago mo yung tungkol sa sarili mo. Bakit ganun? Nang dati, hindi mo iniisip, eh ano, kung anong sabihin ng ibang tao. Pero bakit ngayon, mas nakokontrol ka dun sa, eh baka kung anong sabihin ng tao sa akin, kaya you will project somebody, someone na hindi ikaw. Nakakalimutan mo na tuloy yung ikaw. At lalo tigit, nakakalimutan mo na magtiwala sa Diyos. Mas nagtitiwala ka na sa sasabihin ng tao sa iyo. Pwedeng mas yumabang ka, o kaya naman po pwedeng mas maging malungkot ang buhay mo. At ikinalulungkot yan ng Poong Jesus Nazareno. Kasi, no, panawagan nga ni San Pablo sa kanyang sulat sa mga taga-Efeso na mapaalalahanan na tayo ay bayan ng Diyos, tayo ay pinili ng Diyos, gusto tayo ng Diyos. At ang gusto ng Diyos sa atin, kaya tayo pinili para palayain, para maging masaya, para iligtas, lalo tigit sa pagkukunwari.
Tingnan nyo nga po yung mga katabi ninyo. Tingnan nyo lang, ha? Tingnan nyo lang. Sige na. Eh, hindi natin nakikita yung buong kabu expression ng mukha, pero yung mga mata, di ba? Na, yung sa mga mata, nasasabi natin, masaya ka nga, pero yung mata mo, punong-puno ng kalungkutan. Eh, pagka ganun, may itinatago ka eh. Eh, sabi naman dito, wala naman natatago na hindi nalalaman. Isang araw, malalaman din yan. Kaya lang, malaman man nila, huli na. Grabing lungkot na pala yung nararanasan mo. Sino po ang gustong maging masaya? Pumalakpak nga po. Simple lang naman ang sinasabi ni Kristo sa araw na ito. Huwag kang magkunwari. Huwag kang magpakitang tao lang. Kung walang pera, walang pera. Huwag mong pagtakpan ng mga bagay na inutang mo lang naman, hindi pa bayad yan. Na imbis na nakakatulong ka, napapasama yung mga tao kasi naiinggit sila sa iyo na hindi nila alam kung anong pinagdaraanan mo rin. Amen? Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo sa Ama sa Langit na may ganap na tiwala upang maging malaya sa lahat ng nakaparalisang takot at magkaroon tayo ng tapang na itatag ang kanyang kaharian. Ang ating itutugon, mapagmahal na Ama, tanggalin mo ang aming mga takot. Mapagmahal na Ama, tanggalin mo ang aming mga takot. Ang mga pinuno ng simbahan, naway hindi panghinaan ng loob sa mga hamon ng pagbabago at maging lalong masigasig at maalab sa paghahatid ng pagbabago at pagbabalik loob. Manalangin tayo. Mapagmahal na Ama, tanggalin mo ang aming mga takot. Ang mga inuusik dahil sa kanilang paniniwala kay Kristo, naway mapalakas at mapanatili ang kanilang pananampalataya. Manalangin tayo. Mapagmahal na Ama, tanggalin mo ang aming mga takot. Tayong mga Kristiyano, naway makatagpo ng kasiyahan sa ating pananampalataya sa gitna ng mga pagsubok ngayong panahon ng pandemya. Manalangin tayo. Mapagmahal na Ama, tanggalin mo ang aming mga takot. Ang mga nagdurusa sa buhay na ito, lalo na ang mga dinapuan ng COVID-19 at ng iba pang karamdaman, naway makaranas ng mapagpagaling na kalinga ni Kristo. Manalangin tayo. Mapagmahal na Ama, tanggalin mo ang aming mga takot. Idulog din natin sa Panginoon ang ating mga personal na kahilingan, mga panalangin para sa ating mga pamilya, ang mga kahilingan ng lahat ng nanonood sa Facebook Live, at ang lahat ng panalangin na hiniling na ipagdasal sa oras na ito. Ang lahat ng ito hiniling namin sa ngalan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Magsiupo ang lahat. Aming hatid, alay na ito, ang tinapay na nagmula sa pagpapala mo. At tanggapin ang alak na ito, inumin inihain sa'yo. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ang kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang aming mga panalangin na sumasaliw sa aming paghahain upang sa ginaganap naming pagdiriwang kami makatawid sa kaluwalhatian sa pamamagitan ni Jesu Kristo kasama ng Espiritu Santo
magpasawalang hanggan. Amen. Sumaiyo niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa iyong paglingap at kagandahang loob, ang tao'y nilikha mo at pinangangasiwa sa sansinukob. Sa hangad mong siya'y iwastong lubos, siya'y pinagdusa mo sa kanyang pagdalikod. Sa iyong paggiliw, iyong ipinahintulot na makabalik siya sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, Hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngala ng Panginoon, Hosana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati ni ayon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na iahandog para sa inyo. Gayun din naman, nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at wala hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami napapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasama namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Broderick na aming tagapangasiwa at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagintapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose. Kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang papupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen, 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 amen. Amen. Buong kababaang loob tayong tumawag sa ating Panginoon ng Ama namin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo,
Sundin ng loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Inihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesus Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesus Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Mabigyan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Jesus Nazareno, naming mahal, buhay mo sa amin ay inialay. Sa banal na krus, dulot mo'y dakilang tagumpay. Wagas mong pag-ibig sa amin ay iyong ibinigay. Salamat po sa buhay na walang hanggan. Salamat po, ikaw ang aming sandigan. Salamat po, niligtas mo kami sa mga kasalanan. Poong Jesus Nazareno, naming mahal. Poong Jesus Nazareno, naming mahal. Ang buhay mo sa amin ay inialay. Sa banal na krus, dulot mo'y dakilang tagumpay. Wagas mong pag-ibig sa amin ay iyong ibinigay. Salamat po sa buhay na walang hanggan. Salamat po, ikaw ang aming sandigan. Salamat po, niligtas mo kami sa mga kasalanan.
Poong Jesus Nazareno, naming mahal. Poong Jesus Nazareno, naming mahal. Ito po ang dalangin namin at kahilingan, na kami po naway ilayo nyo sa anumang kapahamakan at bigyang lakas na makaahon sa kahirapan. Huwag po ninyo kaming pababayaan. Lagi nyo po kaming papatnubayan. Kaawaan niyo po kami, patawarin sa mga kasalanan. Poong Jesus Nazareno, naming mahal. Huwag po ninyo kaming pababayaan. Lagi niyo po kami papatnubayan. Kaawaan niyo po kami, patawarin sa mga kasalanan. Poong Jesus Nazareno, naming mahal. Ngayon, bukas at magpasa, walang hanggan. Ika'y lagi naming papupurihan. Ika'y lagi naming pasasalamatan. Poong Jesus Nazareno, naming mahal. Kay lagi naming pasasalamatan. Poong Jesus Nazareno, naming mahal. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ngayon kami iyong pinapakinabang sa katawat dugong banal, inilulog namin sa dakila mong kabutihan sa tanan na kami gawin mong kasalo sa iyong buhay sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Konting paalala lang po, una po yung aming patuloy na pagpapasalamat sa lahat po ng inyong mga tulong, mga donasyon na ipinapadala dito sa Quiapo para makatulong tayo sa mga lumalapit at tumingi ng tulong. Nawa kayo po ay patuloy na pagpalain ng Poong Jesus Nazareno. Pangalawa po ay tayo po ay 7 buwan na mayroong ganitong quarantine. At ang isang bagay na dapat nating ipagpasalamat at makita sa sitwasyon natin ay yung disiplina na itinuturo sa atin simula pa noong una. Disiplina ng pagsusot ng face mask pag lumalabas na ng bahay, no, ng face shield. Pag pumupunta kayo dito sa Quiapo, no face mask, no face shield, no entry. Yan po ay mga disiplina na hindi pwedeng mauwi sa wala. Kailangan, dati kasi, di ba, no? Nung normal pa, labo-labo tayo dito. No? Saan mo gustong pumasok, saan mo gustong lumabas, hala, sige. Kahit na nagmimisa, sige, tayuan dito, kung bahala ka dyan. Pero ngayon, na yun yung maganda tingnan natin, no? Na disiplina tayo kahit papano. May disiplina tayo. Alam nyo, dito lang ang pasok, dun kayo pipila. Kasi para sa, hindi lang para sa ano yung seguridad o kaligtasan. Pero magandang makita natin yung aspeto na ang deboto ng Poong Nazareno na didisiplina at kayang madisiplina. Bakit ko po ito sinasabi? Kasi no, patuloy tayong nakikiusap
sa IATF na kung po pwede dagdagan naman yung 10% capacity. Baka pwede, no, sa mga susunod na araw, makarinig tayo ng magandang balita na po pwede tayo. Kasi nga, ang mga nagsisimba, disiplinado. Diba? Na, yung kasi yung ikinakatakot nila na baka tayo yung magkahawaan, tayo yung magdala ng second, third wave dahil hindi tayo disiplinado eh. Ito, 7 buwan na natin ginagawa. Baka lang kasi, no, maririnig niyo sa mga balita, paano ang simbang gabi? Paano po yung translasyon? Ito na yung practice natin. Ganito din ang gagawin natin pag nagsimbang gabi. Ganito din ang gagawin natin pag nagtranslasyon. So sana naman medyo nasasanay na tayo at naiahanda na tayo para pagdating ng simbang gabi, ng Pasko, ng translasyon, ang arte-arte naman ang simbahan. Diba? So, biruyo mo, yun yung wisdom, no? Na parang dati, na puro tayo reklamo kasi ang daming cheche-bureche, entrance dito, exit doon, di ba? Pero, nadidisiplina tayo at yun yung gustong ituro sa atin. Bakit inayaan ng Poong Nazareno na umabot ng 7, 8 buwan? Kasi maraming may problema sa disiplina. Pero ngayon, no? Oh, palakpakan nyo naman yung mga sarili ninyo, no? Congratulations, no? Nasa loob man at sa labas, no? Sa loob at labas ng simbahan, masasabi natin, pag tiningnan ng IATF, may disiplina po ang mga nagsisimba, lalo na dito sa Quiapo. Kaya pagbigyan nyo na yung aming kahilingan. Kasi marami pang space sa loob ng simbahan. Pwede pa tayo maka-accommodate, no, lalo na nag-uulan, no, para mas ligtas para sa lahat. So patuloy natin ipagdasal ang kaligtasan ng bawat isa. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Manalangin tayo para sa pagbabasbas. Mahal na po ang Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angka na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang inyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahin at dasalan at lahat ng mga may karamdaman. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang pangako nila noon sa binyag na ikaw ay kanilang ibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyariang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang banal na misa, humayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Magandang araw. Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, niluluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, niluluwalhati ka namin.